Hello, good morning po sa inyong lahat. Today, magluluto po ako ng pancit gisado, my version. Ayan po sila, pakikita ko po sa inyo. Dito muna po tayo sa ating pancit. Ayan, binabad ko na po siya sa tubig. Ayan po. And then, ito po yung aking pancit. Ayan. At gagamit po tayo ng toyo. Itong ating oil. Garlic, onions, at itong ating vegetable stocks, ayan, at ito pong magic sarap, asin, paminta, at ito naman po yung ating gulay, celery, bagyo beans, cabbage, tsaka carrots, at ito po yung ating breast chicken, ayan, at ito pong ating hipon shrimp. At ito naman po yung crab stick. Ayan. Pampasarap ko po to sa pancit ko, my version. So, kung kayo ayaw nyo po, okay lang. Nasa inyo po. At ito po'y bawang, kaya marami. Magto-toasted po tayo dyan para pan-toppings natin dito sa ating pancit gisado. So, ayan lang po ang ingredients ko. Simple lang. Magto-toasted muna po ako ng garlic. Ayan. Titira ko po yung iba. Okay, lalagay na po natin. Kukuha na lang ako ng konti dyan. Ayan na po yung garlic natin. Sasalain po natin ito. Ayan. At magbabawas po tayo ng mantika. Kailangan po tansyahin nyo rin po yung mantika ninyo kasi ang pansit, medyo dagdagan nyo siya ng mantika para lalo po siyang masarap at hindi po siya magdikit-dikit. And then, babawasan po natin itong mantika. Ayan. So, pwede na po yan. At ito na po yung ating sibuyas. And lagay na po natin yung ating chicken. Then sunod na po natin yung ating shrimp. Black pepper. Yung vegetable stock. Konting salt. Maggi sarap. Then, maglalagay na tayo ng toyo. Soy sauce. Ayan. Huwag po ganong maraming toyo para hindi siya malat. Then, pakuluan lang po natin ng konti. Then, maglagay na po tayo ng gulay. Little hot water. Yan, konting hot water. Ayan, ni-steam lang po natin yung carrots para lumambot lang siya ng konti. Then, lagay na po natin yung cabbage and celery. Lagay
na po natin yung celery. Ayan na po siya. Huwag niyo po siyang tatakpan para yung inyong vegetables ay lagi pong malutong, crunchy yung vegetables nyo at hindi malalanta. Huwag nyo siyang tatakpan pag linagay nyo na yung vegetables nyo. Okay? So, yan. Okay na po yan. So, okay na po itong vegetables. Ngayon, lalagay ko po dito yan, ihiwalay ko para lutuin ko po yung pansit. Kasi po, ang pagluto namin dito ay ganyan. Kapag po kasi minsan hinalo nyo kasama yung pansit, malulusaw po yung gulay, magiging lanta siya. So, yan. Ihiwalay ko lang po yan. Ayan na po yung broth. Lagyan po natin ng hot water. Ayan, para pansabaw natin yan. And then, lagay na natin tong pansit na binabad natin. Ayan, muna po natin na sipsipin niya tong tubig na to. Ayan lang po natin siya dyan. Ayan na po yung pansit natin. Kung nagtataka po kayo, ang dami kong linagay na hot water na sabaw niya. Kasi ito pong pansit na to dito, eh, matakaw siya sa tubig. May pansit po kasi na matakaw sa tubig eh. Then black pepper, lagyan po natin siya. Ayan o. Matakaw po sa tubig tong pansit na to, kaya dinagdagan ko siya. Then, ayan muna po natin. Low fire lang muna natin siya. Ito na, lagay na po natin yung gulay natin. Natin itong ating gulay kasi luto na po yung pansit natin. At itong ating crabs. Ayan. Ito pong crabs na to, na-steam na yan, kaya siya hinuli ko. Po yung toasted garlic. Ilalagay po natin ito sa taas. Katamtaman lang. Yan. Then po, tatakpan natin yan. Sisimmer natin ng 5 minutes para po yung amoy ng garlic ay magiging flavor po siya sa pansit natin ay napakasarap. Subukan nyo po. Yan. 5 minutes po i-simmer natin yan. Nakasama yung toasted garlic na yon. Ayan na po, after 5 minutes, ayan. Masarap na po itong pansit natin yan kasi yung flavor po ng garlic. So, tapos na po ito, hanguin na natin. So, lagay po natin dito para makita nyo. At ito po yung ating tirang toasted garlic. Lagyan po natin siya sa taas. Yan. Para po maganda siyang tignan at masarap. Yan po. Tikman na po natin ang ating pansit. May crab stick, tsaka shrimp. Kain na po tayo.